Hi guys, marami pong salamat sa pag-click po ng video na to. Ang topic po ngayon natin is ang pag-aaral ng English. So tayo po ay Pilipino na mag-aaral ng English. So this is our second language. So maganda talaga ang opportunity ng pag-aaral ng English kasi pwede tayong mag-abroad at makipag-communicate sa other countries since ang English is a universal language talaga na ginagamit sa pakikipag-usap sa ibang lahi. So ang topic na bibigay ko sa inyo is yung mga tips kung paano matuto ng mabilis sa English or kung paano mo ma-improve yung sarili mo. So ako, ako naman, hindi naman ako magaling mag-English pero confident ako mag-English. So mas napapractice ko siya sa salita. So na-apply ko siya sa regular na pakikipag-usap sa tao, sa pakikipag-chat. So always remember na kailangan mo siyang i-incorporate sa daily life mo para maging na siyang natural na hindi na siya big deal sa iyo, na parang hindi na siya extra effort. So madali na lang sa ating mga Pinoy yun kasi ang Pilipino kasi ang salita natin is yung Tagalog, hindi naman siya completely na purong Tagalog kasi mas ginagamit natin is Taglish, to be honest, 'di ba? So ang maganda lang din doon kasi pwede mong maging language yung Taglish. So damihan mo na ng English more on Tagalog para kahit papaano mas na-incorporate mo yung process ng learning mo ng English. Okay? So secondly, ang magandang way para makapag-aral ka ng English ng mabilisan is talagang manood ka talaga ng mga English movies, English videos, mabasa lahat ng nagsasalita ng English. So be mindful din dun sa klase ng English kasi may mga iba-ibang klase ng English speakers na galing sa ibang bansa. For example, sa Australia, iba yung accent nila. Yung mga sa London, sa mga, you know, yung sinasabi ko, di ba? Iba-ibang lahi yun. So, hindi mo naman kailangan na magaya yung accent nila. So as long as yung native speaker talaga ng English, so kahit na ganun lang yung English mo or English na hindi siya tunog Tagalog. Okay, so pangatlo naman, to be honest, ako naman guilty din ako dito. Kailangan mo talaga mag-read ng books. So ako naman, hindi talaga ako fan of reading books, pero mas maganda talaga kung kaya mong magbasa ng libro kasi doon mo mapapractice yung spelling tapos yung tamang grammar kasi doon kasi pwede mo makorek yung mga wrong na mga bagay kasi nakikita mo siya visually. Unlike nung kapag speaking kasi kung ano yung naisabi mo, hindi na mababago yun, diba? So it's either mag i-correct mo na lang siya pero nasabi mo na yung mali. Okay? Tsaka number 4, dapat hindi ka mahihiya na magkamali. I know na meron sa mga kakilala natin na parang magaling na mag-English pero yung the way sila magpuna ng pagkamali is hindi maganda. So, nakaka-encounter din naman ako ng ganun. Kung ako kasi hindi naman ako magaling mag-English or perfect kasi hindi naman talaga English yung yung forte ko pero it just happen lang na talaga na talaga nagagamit talaga natin to in our daily lives tsaka sa trabaho. So for me, since nagtatrabaho sa call center, hindi talaga kailangan mo talaga na magaling ka mag-English, marunong ka mag-express ng sarili mo. So nung nag-work ako sa call center, hindi talaga ako magaling kasi ako yung pinaka kulelat sa wave namin or sa batch namin. So it just happened lang talaga na prosigido talaga ako matuto at saka kailangan ko rin talaga na yung trabaho. So talagang sa tagal-tagal ng panahon mo na magtrabaho at makipag-usap sa ibang lahi, doon talaga mahahasa yung galing mo or yung English speaking mo.
At saka mapapansin mo rin yung mga maling ano mo, mga maling mga grammar, so magiging conscious ka and later on ikaw na mismo yung magkukusa mag-aral para hindi ka nakakahiya or maging tunog ka na professional or tunog kang kaaya-aya. So ano pa ba? Isip pa ako. Ito kasi abrupt lang naman nung ano yung paggagawa ko ng video about sa ano eh, sa English grammar. So sa totoo lang talaga, more on ano ka lang talaga. Kapag nanonood ka kasi ng mga movies diyan, doon talaga ano eh, madidinig mo, maintindihan mo. Reading yung listening mo talaga mapapractice na naintindihan mo yung movies. So ako naman hindi pa ako ganoon kagaling. Pero as long as fan ka ng mga movies, practice mo na, manood ka ng mga English movies, talaga makakatulong 'yun kasi ma-adapt mo rin yung accent nila kung paano sila mag-English. So ano pa ba? Aside from doon, yung ano kasi, maganda kasi yung mismong meron kang kasamang nag-i-English or nagpa-practice. Pero mas okay kung ang kapraktisan mo ng English is talagang native speaker. Kasi kung ang kausap mo is Pilipino lang din, hindi naman sa hindi maganda. It just happen lang na hindi genuine yung English na ano kasi parang parehas mo lang din siya na nag-aaral ng English or hindi yun yung first language niya. Though, okay lang din kasi mas magandang meron kaysa sa wala, di ba? So, yun lang. So, tapos, i-practice mo na rin talaga yung mga tamang grammar kasi mahirap ayusin yun. Kapag once na naisip mo tapos nalilito ka pa, kagaya ko, doon ka talaga magiging prone sa maling grammar. Ano pa ba? So, yun lang naman. Wala na ako masabi. So, sa mga nakarating sa point na itong minutes ng video na to, pwede naman po kayo palang pwede po kayong mag-leave ng comment, ng suggestion, or any topics na gusto nyo pong pag-usapan natin. Tapos, click nyo na rin po yung subscribe button, click nyo na rin po yung notification button para lagi po kayong updated sa mga topics na gusto kong pag-usapan or sa mga topics na gusto nyong pag-usapan na gagawa natin ng video. So anyway, anytime soon or ewan ko kapag naayos na natin lahat after this COVID-19 pandemic, hopefully makapagawa tayo talaga ng decent na video. Okay, sige po. Salamat po ulit sa pag-click ng video na to at sa susunod po muli. Salamat.